Yo mga ka, so weird, mag-alas 10 na ng gabi. Lalaot kami ngayon, may isa akong kasama. Itatry kong sasama dun sa panguhuli ng lobster gamit yung kitang. Ngayon naman, sasama mismo ako sa laot. So mula dito sa amin, 2 oras pa ang biyahe bago makarating dun sa tinatawag nilang Talisay. 2 hours sa bangka. So mas malayo pa siya sa Fortune Island. So gusto kong makunan kung paano ginagawa yung panguhuli ng lobster or banagan kung tawagin nila dito. So yun, abang-abang. Right. Uy, Boss Richard, shout out. Salamat at thank you sa mga ano mo, sa mga video reaction. Yan, thank you. Richard, maraming salamat. Sana supportahan natin si Boss Richard. Pagkatapos yung pampindot yung bell, pinutin niyo po yung all. What's up mga ka-partner? Panibagong araw, panibagong vlog. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali sa ating lahat, sa mga OFW natin, kung saan sulok mo kayo sa ating mundo naroroon. Ngayon mga ka-partner, gagawa po tayo ulit ng reaction video. Ang upload ito ni Idol Japper Sniper, ulit na video. Pero ito yung first adventure ni Idol Japper Sniper sa laot. Itong video ng itong mga partner, nag-views ito ng 2 million views. Ito yung 10 months ago na video mga kapartner. At dito rin natuto kung paano mangitang or paano manghuli ng lobster sa laot na gamit ang kitang kasama si Kuya Dagol, na pinamagatan nila ngayon na si Lobster King. Ngayon mga kapartner, sabay-sabay natin panoorin itong video ito. Dahil dito natin makikita kung paano natuto, saan nag-umpisa mag-adventure si Idol Japper Sniper. So let's go mga kapartner, sabay-sabay po natin panuhuri itong video to. Let's go! Yo mga ka, so weird, mag-alas 10 na ng gabi. Lalaot kami ngayon, may isa akong kasama. Itatry kong sasama dun sa panguhuli ng lobster gamit yung kitang. So kung napapanood nyo yung vlog ko nung mga nakaraang araw about dun sa kitang na tinatay-tay na yung after na nung nakahuli. Ngayon naman, sasama mismo ako sa laot. So mula dito sa amin, 2 oras pa ang biyahe bago makarating dun sa tinatawag nilang Talisay. 2 hours sa bangka. So mas malayo pa siya sa Fortune Island. So gusto kong makunan kung paano ginagawa yung panguhuli ng lobster or banagan kung tawagin nila dito. So yun, abang-abang. Right. May ilaw yun, hawak ni Mrs. Sama ko pala yung speed dagon. Right. Right mga kas, so weird. Kita-kits na lang tayo sa laot. So ayan na mga kas, so weird yung kitang. Sa paninimbang ka lang ha. Oo. Pain. Kailangan na mga ka-shirt, marunong ka manimbang. Hindi ko maitutok yung camera ko dun sa part ni Kuya kasi masisilaw siya. Gumagamit ako ng flashlight. So, ayan, tinaarian na. Ilang libong kawil yan? Apat. Lo, dami. 4,000 kawil pala yan. Ubusin lahat yan, mga kasuwerd. So mga kasuwerd, yung pangingitang pala, habang inaarya yung tanse, kasama nung kawil, tumatakbo yung bangka. Moving siya, moving. So 4,000 kawil yun. Iaarya lahat yun ni Kuya. Mga alo. Yan
buhangin na yan para hindi magkabulbol. Kasi mga kasur, ito palang pangingitang ay buwis buhay din. Sobrang layo. Delikado. Ano siya, yung pang-isahan na talaga yung mga ibang mga bangka dyan. Pag sila pupunta dito para mangitang, talagang mag-isa lang. Ito kayo, sumama na ako kasi gusto kong ma-experience, gusto kong makita kung paano gagawin. Ito kayo, gusto kong lalaki yung alon. Kasi biglang humangin. Ang kailangan dito ay marunong kang manimbang. So, kailangan balansi ka rin. Kapag kumaling doon, kailangan para kang kukontra. Huwag mong isunod. Hindi ka tulad sa motor na banking-banking. So ayun mga kasur, naubos na yung dito sa kabilang side, no? Ito naman. Ito na yan. Mga ilang dip pa to dito? 200. 200? Wow. Putres! Hayop na yan, lalim pala. So, nandito tayo ngayon sa area ng Balibago, Calatagan. Yan. Medyo malayo to doon sa Nasugbo. So, itong area na to ay nasa mga 200. Ang lalim niya ay nasa mga 200, di ba? Yeah. 200, medyo malalim yun mga kasugid. Kaya pala ganun kamahal ang lobster. Or panagan. Ang hirap pala yun. Ganun kahirap ang buhay ng pangisda. Yan, konti na lang. Ubus na mga kasugid. Tapos na mga kasuwerd, na-area na yung kitang. So, mamaya-maya konti, hihilain na yun. Doon na natin makikita yung mga mahuhuli. So, aabutin kami ng umaga dito. Ang dilim, oh. Medyo malaki yung alon. Mga 35 minutes. 35 to 40 minutes. Bago natapos yung areahan ng mga tansi, yung kitang. Dito ilalagay ang mga lobster kung may maguling lobster. So mga kasuwerd, malapit na tayo sa malapit na to sa Lubang Island ng Mindoro. So mga kasuwerd, maghila na hihilain na yung kitang. Yan mga kayo, nakakangawit din yan, oh. Mahaba ito. Mahaba eh. Ayan yung mga kasuro. Haba na yan. Pero wala pa sa kawil. 200 di pa. Ganong kalalim yung hinihila. Yan. Yun! Oh! Yan, meron tayong lobster. Ang galing. Ang lobster na yan? Pitik. Pitik? Kasama ng lobster. Mahal din ito. Ayun o. Ayan mga kasuwerd. Mga ano pala yan, wala pang isang kilo yan. Maliit lang. Ay, maliit lang pala. Wala pa. Ayan. Yun! Wow! Another lobster. Hirap. Alright. Kita nyo naman mga kasuwerd kung gano'ng kahirap. Gano'n pa? Yun! Okay.
Yan na sila. Gusto mo yan? Ano mo dyan? Latag mo? Ang? Marangan, lobster. Latag mo dito. Para makita. Atitude mo. Oo. Hindi naman nangangagat yan. Para mga natin lagay sa party. Pagkakano. Hindi na tayo. Yan. So ayan na yung mga nahuli mga kasuwerd, no? Ito, banagan o lobster. Tatlo. Itong isa, anong tawag ito? Pitik. Pitik? Yung ha! Kita nyo naman kung gaano kahirap. Pero yung paghila, mas mahirap kaysa dun sa pag-arya. Pero kapag nakakuha ka ng mga 50 pirasong ganito, iba-iba. Ah, yun. Sama ka na diyan. Yo. Ito yun? Ito. Ito. Go! Ay! Yan! Right! Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 limang banagan or lobster. Ayun! Pating! So mga kasuwer, nakahuli kami ng pating. Kaya lang, bawal kasi yun eh. Pinakawala ni kuya. Ayun, ito ba? Lobster ulit. Yeah.
Yo! Right. So isipin nyo mga so weird no. Dalawang daang dipa yung hinihila ni Piatagol ngayon. Eh hindi lang basta-basta hila yan kasi ang bibigat ng mga bato niyan. Pampabigat para makarating doon sa pinakailalim. Ang bibigat nun eh. Yung mga dalawang daang dipa na yan, ilang bato yan? 40. Na? Dalawang daang dipa, 40 ang bato yung mga bakal, mabibigat yun. Mga ilang, wala naman isang kilo yung isa nun. Wala. Siguro may tatlong guhit. Tatlong guhit. Pero ang paghila kasi, ang hirap nun. Naranasan ko yan sa Fortune Island. Ano lang yun, mga 30 dipa lang yun dun. Pero ang hirap. Lalo na ito. Pa, dalawang daang dipa. Yan. Uy! Yun. Yon, dyan kayo. Saan? Oh, yun. Yun. Starfish. Ha? Ay! Starfish pala. Okay. Karaw, lobster na rin. Uy, dalawa oh. Ba. Lupit, lupit, lupit. Dalawa mga swear lobster. Ang isa oh. So check, kasi kaya nang dalawang isa pa. Ah, isa. Yan. Yun. Pagtambak lang muna kayo dyan ha. May isa. Dito pa. Yes. Yun. Ba. Sa inyo na yung mga kaso weird. Hindi ako gumagamit ngayon ng flash sa aking cellphone kasi 30% na lang. Yun. Ginagamit ko lang ito. Yan. Mas maliwanag kasi yung flash ng cellphone. Yan yung bato mga kasuhod oh. 40 ganyan. Mula sa 200 na dipa. Bigat yan. Paghila. Yun. Lobster. Dami-dami na sila. Dito. Yun. Ah.
Ito pa. Mga kasugar to. Ayan, maliit lang siya na lobster. Nag-flash pa naman ang hayop. Dumadami na siya mga kaso weird. Uy! Sabay pa yung dumay, no? Nakakawala ng antok. Nasa mga 50 kawil na lang ang natira, mga kaso weird. Ito pa, oh. Oh. 50 kawil. Natin. Thank you.
Biruin mo, nag-upisa kang maghila. Oras. Alas. Dos. Alas dos. Anong oras na ngayon? Alas patro. Mag-alas 5 na yata. Mag-alas 5 na. Oo. Kumahawid talaga tol. Ayan, yan. Kita ka lobster. Sa dagat. Uy, kabuhol-buhol. Yun! Lobster. Wow. Woohoo! Yun pa. Lobster, lobster. Thank you.
Mga sword, mag-alas 5 na mga sword na madaling araw. Ang oras ay 4:30 na. Kapit. 4:30 na ng madaling araw. Ito malapit na matapos ang ating pangingitang. Tignan mo naman yan, oh. Yun! Galing sa S8. Buti, may 36% pa itong aking S10. Yun po! Pastilan! Pastilan! My goodness. Oh no. Tapos na data. Sana. Ayun na. Natapos na mga ka-so weird ang hatakan. Grabe. So ayun na mga ka-so weird, tapos na. Nag-start ng pag-arya ng mga 12:08. Tapos nag-start ng hilaan alas 2, natapos ng mag-alas 5. So kulang-kulang 3 oras na batakan sa tansi. Tingnan natin. Mamaya, tingnan natin yung ano yung may ginawang may kinover sila na goma si Kuya dito eh. Yung itim yun. Kaya kamay. Ayun, mamaga yan. Napaltos. Ano, paltos? Nalalapnos. Sila naman doon, itong mga kaibigan doon, mga nagbabangka din, oh. Nangingitang din yan sila. So ayun,
Tapos na tayo. At yan ang ating mga nahuli mga kasawir, oh. Lobster. Marami. Ayan, so binabatak lang ni Kuya ang tansi. Papunta yan dun sa may ilaw. Kung nakikita nyo dun sa unang na may nagbiblink-blink. Yan, yan kami. Yan yung aming ilaw. Ilaw! Lapnos, ilaw! 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 Oh! Anong ginagamot dyan? Ah. Yan mga so weird, medyo lumiliwanag na. Hey lobster. Sir, dinaayos lang yung mga huliting lobster. Ilalagay lang sa timpa. Ubusan kami gasolina. Namatay. Still lang. So mga kaso weird, ang lobster ay umaabot ng isang, ang isang kilo umaabot ng 1,000. Umaabot ng 1,000 ngayon, no? 1,000. Minsan umaabot ng 1,800. Depende sa gano'n ka, kung madalang, gano'n siguro. Marami mga 1,000. So kung makakuha ka ng 10 kilo, makahuli ka, meron ka 10,000. Ganun ka, kaya lang, hindi siya gano'n ka, dali na lang talaga. Hindi mahirap talaga. Delikado, layo. Basta lang. Pero pag matyaga ka talaga, yun lang ang pagod, pagod. Sobrang pagod lang kasi ito, uyat. Tulad dito, yung inarya na kitang, ayusin pa ni Kuya yung pag-uwi. Tatay-tayin yun. Eh, nagkabuhol-buhol pa yan. Grabe, no? Tapos magpapain ulit. Yun. Magpapain ka na ulit yan o magpapain ka pa? Papain muna. Tapos pain na naman. Tapos, ano naman, laot na naman. Umayang gabi. Langiya. Dito na kami mga so weird. Yes. Woohoo! Nalabakis na. Nalubat na lang yung cellphone ko. Ha, hindi matapos yung video. Puro higit na naman. Pinagpasan nyo na pa, we. Pinagpasan na. Ganun pala. Mahirap pala yun. Diba? Kitang na yan. Nakaramdam nga unang lula dun sa... Layo mo naman. Nalula ako. Hindi ka naman sa uka. Hindi, hindi naman. Sige, gido. Ayan mga sword, mayroon akong lobster. Ito, ano ito? Pitik? Yan. Ano? Gusto mo yan, Ben?
Gusto mo yan? Ha? Sarap yan, be. Gusto mo yan? Sarap yan, sariyo ha. Wala, wala nang tulog. Abangan nyo na lang yung bukas, mag-ano, mangingitan kami ni Kuya Guido. Pero hindi pang lobster, pang ano, pang... pang isda. Pang isda yung kinagawa. Kinagawa kong kitang. Ito pala mga kaso, weird, binabrush kasi putik pala ito ng uli. So, ang ganda na ng kulay. Pero mo naman yung kulay nyo. Alright. Pakayaw pa lang yun ah. Grabe ang kain ko dyan. Abangan nyo sa susunod na upload. Bye bye. Yo mga kapartner, natapos na nga natin ang video. Nakita natin kung paano nag-umpisa at kung bakit natuto si Idol Jumper Sniper na mag-adventure sa laot or mangitang or manghuli ng mga isda or lobster. Nakita naman natin sa ngayon na talagang marunong na siya at natuto na siya. At siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga adventure na ginagawa. Pero itong video na panood natin mga kapartner, talagang ito yung napaka the best na video dahil ito yung the best din na ginawa nila nung unang araw na pagsama ni Idol Jumper Sniper sa laot, nakasama si Kuya Dagol Official. Na nag-adventure sila na nanghuli sila ng lobster. Talagang napaka-bliss at napaka-sipag nito ni Idol Jumper Sniper. At saka syempre, natuto rin siyang mag-adventure nang dahil din kay Kuya Dagol. Kaya ganun na lang ka-close yung dalawa na si Kuya Dagol Official at saka si Idol Jumper Sniper. Napakabuting tao kasi nito ni Idol Jumper Sniper kaya hindi siya mayroon pakisamaan hanggang sa ngayon. Nakita natin kung ano yung mga blessings, kung ano yung mga nangyayari sa buhay niya, tuloy-tuloy ng grasya na pagpasok. So yun mga kapartner, maraming salamat sa inyo lahat sa pagpapanood at maraming salamat din sa ating mga OFW at sa lahat ng mga Kasword family natin dyan at sa mga suportang tunay at syempre sa lahat ng mga supporters ng mga Bukana Vloggers. Maraming salamat sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat. Always think positive. Huwag kayong makalimot na manalangin sa taas. Walang problema na hindi malulutas. At kung lagi tayong tatawag sa kanya. At shoutout pala sa lahat ng mga supporters, viewers at sa lahat na nagpapashoutout sa akin. Legal love shoutout sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat. At dito na lang po tayo ulit mga kapartner. At mayroon ulit na paalala si Boss Richard mga kapartner. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload na video or reaction video ni Boss Richard. Maraming salamat sa inyong lahat at God bless us all. I love you all. Bye-bye.